Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Base po sa mga impormasyong ibinigay po sa atin mga ka-Aldab, doon po sa mga nagko-komento o bago ko po ibigay ang latest updates ko patungkol po sa video na napapanood ninyo, magko-komento lang po tayo at sasagutin ang mga katanungan ng mga taong hanggang ngayon eh nagtatanong pa. Kumbaga hindi po kasi nila alam kung ano nga po ba talaga at sino nga po ba yung paniniwalaan. Sa dami po kasi ng issue ngayon, sa dami ng mga taong nagsasabing walang relasyon sila Main Folkerson at Alden Mendoza, at ang sinasabi nga po nila ay si Mr. Spotted. Well, sa punto na yan, eh, kumbaga kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon. Pero sa pananaw ko naman po at sa aking senaryo at ang buong Aldab Soko, eh nakikita naman po natin, di po ba, kung ano nga po ba talaga ang totoong relasyon nila Main Folkerson at Alden Mendoza. Kasi ipinaparamdam at ipinapakita na nga po nila, lalong-lalo na po yung hugot, hindi po ba, na ibinigay pa po talaga kila Main Folkerson at Alden Mendoza ang hugot. Kumbaga, imbis ni si Paolo kasama sila Mengay at Tisoy, ay ang binigay si Alden lang at si Mengay. Ibig sabihin lang mga ka-Aldab, naaayon po sa kanila yung hugot memories, yung mga kanta na talagang mapapaisip ka. At ang huli ay sinabi ni Jose, kayo namang, di po ba, napakasimple kung iintindihin at kung susuriin ninyo. Ang sa akin lang naman mga ka-Aldab, eh makapagbigay po ako sa inyo ng kumbaga konting masasabi natin na para lang po maibsan ang kirot na ibinabato sa atin, di po ba. At doon po sa mga nagtatanong kung sino ang nagpapakalat o nagpakalat ng fake news na buntis si Sanya Lopez, alam nyo naman po kung sino yon. Base po sa loob po ng GMA management, eh nasa loob din po. Kasi hindi naman po gagawin niyang ng ABS-CBN o ng mga taong may hidden desire kay Alden Richard. Sila po yung tinitignan kung ano nga po ba talaga yung kalalabasan, kung ano nga po ba yung reaksyon ng Aldab Nation kung mabalitaan nila nang ayaw na ayaw nga po nila at sinasabing kumbaga binasted o literal na inamin ni Alden Richards na wala silang relasyon eh magkakaanak, hindi po ba. Kaya nga po nakakatuwa, kinakagat naman po kasi ng iba. Hindi ko nga alam mga ka-Aldab kung bakit maraming tao ang naniniwala, maraming tao ang nagtatanong. Although post lang po kasi siya isinir, tapos yung nag-share eh talagang hindi mo na makikita pa kasi kumbaga yung totoong post wala na eh. Kumbaga dinelete niya na yung account niya, nire-upload, pinost. Di po ba ganun lang naman po kasi sa social media, para hindi ka matrace eh gagawa ka ng dummy account na kapag pinost mo na at kumalat na, kung pupuntahan yung account na yon eh wala naman po. Pero nakakapagtataka naman bakit siya o bakit siya na-share ng talagang napakaraming tao. Doon pa lang magdududa na po kayo, hindi po ba? Well, kanya-kanya po tayong komento at reaksyon sa bagay na yan. At well, punta na po tayo sa ating pinaka latest updates. Yung video na yan mga ka-Aldab, off-cam, kumbaga behind the scene na kinukunan po si Alden Richards. Ito po kasi yung topic natin, gaya po ng title na, na nababasa ninyo. Inuulan po ng batikos ngayon ang lahat ng cast ng All Out Sunday, pati po yung director, kung bakit po pumayag ng medyo nawala na nga po raw yung social distancing. Kumbaga parang yung protocol nga po raw ay hindi
napatupad ng GMA management. Maraming nagsasabi na bakit ganun kay Timya, eh talaga naman pong binatikos, eh bakit ito? Well, iba po naman kasi kay Team Yap, mga ka-Aldab, at iba rin po ito. Hindi natin po pwedeng sabihin na parehas lang. Medyo binabatikos, natural lang naman po yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, lahat naman po ng nakakasama kasi nila Alden Richards sa All Out Sunday, eh nagpa-swab test po lahat yan. Well, siguro sa mga hindi pa po nakakapanood at hindi po nanonood ng All Out Sunday, ito po yung update ngayon sa social media na sinasabing o binabatikos nga po dahil nga po o pinaiimbestigahan, pinaka magandang salita, dahil nga po wala po raw o hindi nga po raw sinusunod ang protocol. May mga bagay kasi mga ka-Aldab na kumbaga nakikita sa social media at doon lang po napag-uusapan. May mga bagay kasi mga ka-Aldab na iisipin at titignan mo kung paano nga po ba ito nagsimula, kung sino-sino nga po ba talaga yung dapat kasama o biglang dumami na. Marami kasi, alam nyo naman po kasi sa social media, eh talagang sobrang higpit yan. Siguro kita nyo naman po sa Itbulaga, pero pagdating dun eh talagang wala na nga po daw social distancing. Pero sa Itbulaga naman mga ka-Aldab, may face shield na. Hindi po ba at talaga naman pong iilan lang po sila. Doon lang mga ka-Aldab, eh, makikita mo yung protocol na ibinibigay sa Itbulaga. Talagang mahigpit, hindi po ba? Well, correct me if I'm wrong, mga ka-Aldab. Pero bakit sa ibang management o dito po sa All Out Sunday, eh talagang kitang-kita mo naman yung kaluwagan. Yung ibig sabihin mga ka-Aldab na ang laki ng pagkakaiba sa All Out Sunday at sa APT Studio. Although sasabihin nyo na naman, Mr. Destiny, siyempre, Itbulaga yan, marami talagang protocol at maraming bawal yan. O nag-iingat lang po sila. Well, sa bagay na yan, mga ka-Aldab, eh dapat din po kasing ginagawa ng All Out Sunday o ng director. Kasi sa totoo lang, marami talagang pupunta rito, mga ka-Aldab, kasi ang laki ng pagkakaiba nga po sa Itbulaga sa All Out Sunday. Although sabihin na natin na Mr. Destiny, kantahan yan, kumbaga talagang kailangan yan, hindi may iwasan, hindi naman kasi katulad sa Itbulaga na talagang iilan lang po sila. Well, sa Itbulaga marami naman po, kaya lang syempre may talagang sinusunod po nila Mengay at Tisoy at buong EB Dabercats at staff ang protocol. Pero pagdating po daw kasi dito sa All Out Sunday, eh bigla po raw nawala ang protocol. Well, bahala na po kayo magkomento rito mga ka-Aldab. Basta sa atin eh kung ano po yung paniniwala at kung ano po yung sa tingin ninyo ang sinusuportahan nyo, inirerespeto ko po kayo. Baka nagtataka kayo, ikaw talaga Mr. Destiny, mahilig ka pang manood ng All Out Sunday. Dapat kasi hindi mo na yan pinanonood. Gayong alam mo naman kung sino ang sisikat sa mga yan. Well, kaya ko lang po ito pinanonood mga ka-Aldab. Respeto na rin po kay Alden Richards kasi pinanonood ko naman po yung Daddy's Girls. Kumbaga, ibinibigay ko lang yung maigsing respeto. Ibig sabihin, hindi ko naman po tinatapos. Makita ko lang ang performance ni Tisoy, eh agad-agad, eh pinapatay ko na ang TV. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.